Hallelujah.
At ang sabi sa Isaiah 49, Isaiah 49, Isaiah 49, Isaiah 49, 15, Isaiah 49, 15. Tanaw ba ninyo? Ginarito yung mga nanay taas sa kamay. Hindi yung gustong maging nanay ha, o nangangarap maging nanay. Yung nanay na talaga taas sa kamay. Yan, sige nga po. Sige nga. Ano ba naman? Pinapataas yung kamay. Di mo maintindihan. Taas yung kamay. Pag sinabi yung taas sa kamay, taas sa kamay. Pag sinabi yung baba, baba. Hindi pa nga kailang pababa. Ano naman yung taas sa kamay? Dalawa. Pati paa. Ahon ni paa. Yan. Sige, baba na po. Yan. Isaiah 49 verse 50. Yeah. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Yeah. Pwede ba malimutan na ina ng kanyang anak na kinalong niya sa kanyang dibdib at itagdag pa natin pinag-ready niya sa kanyang dibdib? Wala pong masama ron. Pwede bang limutin ang ina ang kanyang anak na kinalong niya sa kanyang dibdib? Pinag-ready niya sa kanyang dibdib? Ang kanyang anak na kanyang isinilang, pwede bang limutin ng ina ang kanyang anak? At kung sakaling mang makalimut siya, sabi ng Diyos, ako ay hindi lilimut. So, ano pong ibig nating tunguyin dito? Sa Isaiah 49:15, letter A, pakisabi letter A. Ano yung sabi ng letter A? Pag sinabi yung letter A, yung first phrase or first sentence ng isang verse. Guess ninyo? Ngayon ang maaan natin. Isaiah 49:15, letter A. Sabihin yung unang bahagi. Yan, yung unang bahagi. Ang sabi ng ganoon, pwede itong maglimutin, no? Nang ina, ang kanyang anak. Ang kanyang anak, na kanyang kinalong sa kanyang dibdib at kinadedi niya. Ang kanyang anak, na kanyang isinila. At ang sabi ng ganoon, hindi, no? Yun ay dagdag ko na lamang. Pero ang ibig tuhuyin, kung sakali mang makalimot siya, sabi ng ganoon ay ang Diyos ay hindi makakalimot. No? At kahit kailan, forever, pakisabi forever, wala lang tao rito. Yeah. Di ba ninyo alam na nagpa-order ako ngayon ng ano? Ng ice cream machine. Tapos, ang hinahan niyo mong salita. So, mga pinamahal, sa araw na ito, ay bigyan natin ng tribute yung mga nanay. Amen. Katawa ba? Nasa uling kamay ng mga nanay? Yan, pakibaba ba? Yan, pakibaba na. Yan. Kahit na anong klase kang ina, no? Ina na may asawa, ina na walang asawa. Basta ina ka. No? Pinamaganda natin na ang mensahe ng Panginoon, true mother's love is great and forever. For the mother's true love, yata, is great and forever. Mas maganda yata yun eh, no? Tama ba yun? Mother's true love is great and forever. For true mother's love is great and forever. At sa Tagalog yun, yung mga tunay na pagmamahal ng ina ay dakila at walang hanggan. Amen. E parang mahuwa rito? Hindi, well, eto, tingin kayo sa akin maigi ha. Akala nyo kasi mahina ako sa English. Nagbiro lang ako. Anong nagbiro ito? Alam nyo bang nung kabataan ko, best in English ako? Oo! Tinanong nga ako sa naman ng teacher ko eh. Ricardo Diaz Carillo. Diba, best in English ka? Yes, ma'am! Ano sa English ang siloso? Sabi ko, jealousy. Jealousy.
So, kaya sa araw na ito, ang text natin ay Isaiah 49:15. Ang pag-ibig ng tunay na ina ay dakila at walang hanggan. Ang pag-ibig ng tunay na ina ay walang hanggan at dakila. Amen. Amen po ba? Maka magtatanong na naman kung ano yung pamagandang itinuro mo. Ito na, ilista mo na. Ang pag-ibig ng ina, ng tunay na ina ay dakila at walang hanggan. Sapagkat meron naman talagang mga ina, kaya lang hindi nagpapakatunay. Tama? Yes. Merong lalaki, hindi nagpapakatunay. Tama? Tama po ba? May mga lalaki ayaw magpakatunay. May mga babae ayaw magpakatunay. May mga tunay na may mga magulang ayaw magpakatunay. Pero ang tunay na magulang, ang kanyang pag-ibig ay dakila at walang hanggan. Yan. Ilang buwan sa sinapupunan ang bata? Nine. Gano'ng kasarap ang siyang na buwan na dalhin mo ang bata sa sinapupunan? Sino nakaramdam nun? Yan. Anong pakiramdam, Pastor Antoinette? 9 months, the joy was in your room. Ano po yung pag naglilihi ka? Hindi ka makakain. Hindi makakain, naglilihi ka. Ayaw mo ng kanin. Gusto mo lang puro prutas. Kasi depende sa paglilihi yun eh. Yes. Suka ka ng suka, hindi ka toyo. Ay, hindi eh, nag-vomit ka, gano'n. Ayan. Sino pa yung nakaramdam ng paglilihi for 9 months? Sige nga, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Ayan, ayan. Sige ka nga, sister. Anong pakiramdam mo nung naglilihi ka for 9 months? Sige nga, sanang dalihin mo. Lalo na yung mga anak ka rito nakikinig para alam nila. Ganun din po. Ganun din po. Sobrang maselan. Gaano kaselan? Ayun, talagang nahimatay siya, hindi brown out, black out talaga ha. Naranasan niya, habang naglilihi siya. Isipin mo, hirap nun, 9 months yun, no? Or 9 months. Sister Cody, 9 months. Pero nakita ko yung panganay mo, yung isang anak mo na nakaroon, naglaki na, no? Kinata na. Sige, tayo ka nga, Sister Cody, ano yung naramdaman mo nung naglilihi ka? Ilan yung anak mo? Ilan? Apat. Apat lang, may batang pagdagdagan, wala na. Sige. Anong naramdaman mo in 9 months sa paglilihi mo? Mahirap. Gano'ng kahirap? Sa paglilihi lang, mahirap na. Tapos sa pagdadaraman ng 9 months, mahirap na. Yun. Ano yung mga naramdaman mong hirap ng mga panahon yun? Siyempre, pa, lalo na yung may anak ko na special. O, oh, isa't isa, sa sinapupunan pala. Anong naramdaman mo? Nahirap? Pagliliin, mahirap yung maselan. Maselan. Okay, tapos, pinapalaki mo pa yung anak mo, no? Tapos meron ka pang special child. Eh, mahirap mag special child, eh. Kaya marami nagsasabi, I am the special child of my father. Mahirap yun. Alagain yun, eh, no? Ay, pinakaanan siya. Ay, makikita natin mga minamahal. Sige, salamat, ha? So kung kayong tawagin na isa-isa, kaya alam baka maubos oras natin eh. So number one, ang hirap ng mga ina ay nagsusimula pa lang sa 9 months na kanyang paglilihi. Isipin mo yun. Hindi biro yun ha? Hindi yun 9 days. 9 months. Pakisabi 9 months. 9 months. So, hindi biro yun. Kaya dapat maisip to ng mga anak. Maisip to ng mga anak. Na hindi nila ginalamastangan ng kanilang ina. Na hindi nila ginaganong-ganon yung kanilang ina. Na hindi nila sinisigaw-sigawan ang kanilang ina. Na hindi nila tinitaken for granted ang kanilang ina. Na hindi nila pinapatamad ang kanilang ina. 9 months yun, I tell you, brethren. Not 9 days, 9 months. Ang din yung hirap, ang din yung sacrifice, ang din yung suffering for 9 months, I tell you.
Hindi ganun kadali yun. Sabi nga, ilimatay pa yung ating kapatid. Si Sister Rodessa. Uuwi na. Nakuha natin. Tapos, yeah, kaya number one, makikita natin, no, doon pa lang sa paglilihi ng ina, grabe na. Naunawaan ba ninyo ako? Nakikinig na ho ba tayo? Magkito ho ba yung puso't isip ninyo? Yung mga nakikinig sa radio TV natin at yung mga nananap na mga DVD at saka sa mga internet natin. So number one, makikita natin ang paghihirap ng ina, 9 months, sa paglilihi. Ano sa English ang paglilihi? Nag-isip-sitap eh. So, siyam na buwan, kaya mag-isip-isip yung mga hindi mahanda na magbuntis. Mag-isip-isip. 9 months yan, I tell you. Maraming mga bagay-bagay na pag-iingat. Tama po ba? So, number one, no? Tandaan mo bilang anak, you are 9 months inside the womb of your mother. You are 9 months in the womb of your mother. Tandaan mo anak, siyam na buwan ka sa tiyan ng nanay mo. Sino pa yung mga nakaranas ng maselang paglilihi? Sige nga po, nakatingin ka po sa akin eh. Sige po. Ano yung naramdaman mo in 9 months, sister? Sige nga. Ay, hindi ka maselang maglihi. Pero ano yung mga naramdaman mong hirap during 9 months after pregnancy? Palaihi! Ay, hindi rin biro yun. Palaihi, isipin mo. Pag hindi ka nakaihi nun, UTI ka. Diba? Yun yun. Ay, sige, salamat po. Sino pa? Ate Alice, sa paglilihi mo po, anong naramdaman mo na hindi po sinilihino, tayo po. Ano po yung naramdaman ninyong mahirap sa paglilihi? Kay Elmi, doon ba talaga kayo sobrang naghirap? O Elmi, makinig ka. Sige. Ano po? Sige nga po. Sige nga po. Ano po? Huwag niyo pong tapan niya bibig. Bidya, paano kayo maririnig kung tatapan niyo? Yan. Ano po? Ano na? Ha? Barbecue sunog ang? Ang gusto! Kaya pala sa Eli, gusto na kayo. Barbecue. So barbecue sunog ang gusto ninyo? Grabe naman kayo maglihi. Praise God. Yeah. Ha? Kaya iba yung kulay niya, yung mga anak, lahat ng anak niya magpumuti. Sila ang medyo sunog-sunog. Ayun. At sa totoo kaya yun? So, okay. So, salamat po. Sino pa yung naglihi? Ate Mers. Munti lang naman anak mo eh. 5 times 2. Ano na, anong naramdaman mo sa paglilihi? Ate Mers. Ha? Kayo mga po. Anong naramdaman mo sa mga paglilihi? Mahirap. Gano'ng mahirap? Hindi natutulog. Laging natutulog. Laging naihilo. Laging natutulog, laging naihilo. Mahirap maglihi. Sa puka. Laging natutulog. At laging naihilo. O, isipin mo. Yan. Yan. Si Sister Ano, yes. Yes, tayo ka nga. Paano ka maglihi? Ang nanay.
Oh, ikaw ka. Paano mag-lay at nanay? Gano kahirap? Mahirap ako kasi lagi mainit. Lagi mainit yung ulo! Kami sa tawawa yung tatay eh. Eh, dapat yung mga tatay makakunawain pag nagliluhi yung mga asawa eh, di ba? At saka minsan sa buhay ng mga babae, meron siyang red tide eh. During red tide days, dapat tahimik ka eh. Kaya mo, nagbitiro kasi baka magawa kang binuguan. O yun, nagtatago naman. Sino yung nagtatago? Oh, wala akong pinagkita pangalan ah. So, sige, si Nes nakatingin sa akin, gano'n makahirap maglihi na yung singa? Hindi ka naglihi, basta nakana ka lang. Napakaswerte mo naman. Hindi ka naglihi, nakana ka lang bigla. Oh, wow. Oh. Ako, pinakamahirap po yung hindi ko yung i-declare yung anak mong cesarean. Yung mahirap, yung mag-i-declare yung anak mong cesarean, yung ano, yung battle in your mind and in your heart. Naalala ko yung ate ko. Sabi ng kuya kong pangalawa. Sabi niya, sige, yung si Rachel. So, okay, yung bata, sadya ng ate mo, sabi niya. Eh, wala pa naman pera that time. Tapos ang plano, ipa-check up lang, sinamahan ni nanay. Sabi ng kapatid ko, pag-pray mo ka. Pinag-pray ko, and this is a true story. And miraculously, yung pagkasuhi, bumaligtad. Nauna yung ulo. At pagdating ng Villa Rosa Hospital, binanggit ko na sa project mo. Hindi na umuwi, sasamahan lang at mag-check up na kanak na. Amen! Hallelujah! And God answers prayer. So, sino pa yung mga nanay dyan na gusto mag-volunteer? Yan. Hindi, tapos ka na kanina eh. Pero gusto mo pa, ginanahan ka. Kasi paano? Ako, apat na sasarihan. Apat na sasarihan ka? Hallelujah! Apat na si Sarah nito. Tindi mo ah. Di ba isang si Sarah lang, titigil na eh. Apat o apat ang anak niya eh. I was in Macayaw. Not Gimba, Macayaw. Another province of Malaysia. I was in Macayaw last Thursday night. No? Bumalik lang ka agad ako kasi nami-miss mo na kayo. Hindi, kasi gusto mong makipag-pray kayo eh. Kayong Mother's Day. Nag-pray sa karoon sa isang funeral service na biglang namatay nga yung kanyang anak. Bigla. Alam niya ang pinteres ko? Siya. Kasi ang hindi niyo alam, apat yung anak niya. Tama pa ako? Yung unang mga anak namatay, di ba? Alakalaya mo ba namang lumapit sa akin niya? Itong tanong niya sa akin, Pastor, bakit namatay anak ko? Yan ang tanong niya sa akin. Hindi ko masagot. Sana Diyos ako eh. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa Diyos, Lord, bakit namatay anak nito? At ang sagot sa akin ng Diyos, Isaiah 57, 1 and 2, yun ang pinirus ko last Thursday night sa Macayaw. At ang sabi ko sa kanila, kinuha na ng Diyos, yung anak ay mastoratonin kasi may mga pangit na magaganap sa buhay ng mga atang ito at trahedya lang, suffering lang, ninasa na ng Diyos ang makasama sa langit. Okay? And God answers prayer. God answers questions. Amen. Taro ko nga rito. Yeah. So, sino pa ang gusto magkwento tungkol sa kanyang panganak? Mag-monitor na lang. Eh, di mo na panganak. Siyempre, bago manganak, lihi muna eh. Sige, si Brother Dennis, kanina pa binubo ko yung asawa niya eh. Sige. Ang salitayin mo na, sige. Sige, Sister Roan. Roan din yan eh, Roan Carla. Nung nagpunit ako, ang kula ko, mangga. Mangga! Yan, mangga lang ng mangga.
Marami. Kaya mangga yung gusto kong kinakain. Ayun. Nasusuka siya palagi, kaya gusto niyang mangga kainin. Kasi lagi siyang nasusuka. Kasalanan mo yan eh. Kasalanan mo talaga yung other days kaya nagsuka ka. At ang sige si sir. Nagbasa ako ng nagbasa ng book habang nagugunti ako kasi bawal po akong ma-stress, mapagod kasi madali ko. Sino ba nang i-stress sa'yo? Ay, hindi. Ito ko yun eh. Nagtakla. Stress po talaga. Ayun. Ayun. Talaga. Salamat ha. Mother Dennis, salamat ha. Hindi. Kaya naman si Mother Dennis, ano naman hindi naman yung pikot eh, diba? Sabi nga nila, pikot talo eh, no? Sa kayo, JF, walang pikot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako pikot. Sa ano yung sabihin natin? Na parang sa mga na-late, na mga dumating, late na nakikinig at nanonood, ang ating text, Isaiah 49:50. Ang mamagat natin, ang tunay na pag-ibig ng ina. O ang pag-ibig ng tunay na ina ay dakila at walang hanggan. Ang pag-ibig ng tunay na ina ay dakila at walang hanggan. Napahaman natin. Doon pa lang sa sinabungunan for 9 months, hindi nabiro yun. Kaya dapat maisip yun ng mga anak. Minsan may mga anak na minumura ang nanay nila. Totoo. May mga anak na dinadamugan yung nanay nila. Minsan ginagawa nila alina ang kanilang ina. Minsan malaki na sila. Imbisa sila na mag-arugga sa kanilang ina, sila pa ang ina-arugga ng kanilang ina hanggang sa paglaki. May anak na, may apo na. Tatay pa rin, o mami pa rin ang taga-arugga. Nakikinig pa mo tayo. And that is all. Kaya, this day is a very special day for the mother. And we want to give tribute to the mother. Amen. So number one, you have to remember that 9 months of pregnancy of your mother, siyap na buwan ka sa kanyang sinamungunan. Tapos malalaman pa niya na cesarean, abay, hindi biro yun. Kasi baby akin siya. Eh, si Pastor Tonet, apat na beses biniak. Yung iba nga, pag isang ibiak lang, tama na eh, di ba, no? Naka-apat ka, no? Ang alam ko, risky yun eh. Tama ba ako? Ang alam ko, risky yun eh. And during a mother's pregnancy, no, she has to protect the baby in her womb. Tama ba? Kailangan niya protektahan. Tama ba? No. Hindi lamang dapat protektahan yung baby sa kanyang womb. Kailangan protektahan din niya yung sarili niya. Tama? Kaya nag-iingat siya. Kaya minsan nga, pag mababa eh, mababa yung ano, yung baby, di ba, ang iinom ng mga pampangapit eh. Minsan nga, nasa sinapumunan pala, may mga vitamins na eh. Naalala ko nung si Pastor Rodin, nagpapacheck up kay Apostle J.I. Alam niyo eh, mata pa lang eh, kung ano-ano ng vitamin binibigyan ng doktor. Ito, kitamin niyo mo ito, ma'am. Misis, para paglabas mo ninyo, matalino yung anak ninyo. Talino nga ng panganan. Sumabara nga sa talino. Nag-exam nga sa Philippine Science yan eh. Hindi nakapasa. 100 items, sagot niya 101. Tama namang lahat. Ititanggap. You're overqualified sa atin. Ganun. So, number one, kung bakit natin alalahanin dapat ang ating mga ina, lalo na kung buhay pa. Kasi pagpatay na, wala ka lang magagawa sa kanya. Isip-isipin mo ang siyam na buwan na ikaw ay nasa kanya sinabungunan. Isipin mo yung hirap niya, yung sakripisyo niya. Isipin mo na pinaprotektahan ang buhay mo, pati ang buhay niya. Number two, during labor, okay? Ipanganak na, di ba? Lalo na kung ano, yung hindi siya walang ano, hindi siya semi painless or hindi siya painless, yung talagang all natural. Naku. Hindi biro yun.
yung huling anak namin si Joseph, all natural yan eh. Kaya iyan yung anak ko na nandun ako talaga, nakagabay talaga. Kasi natural eh. Natural na pangamanak. Nagiginig pa ko ba tayo? Walang sumasagot. Yeah. Sino yung nanay ngayong nanay sa pagsasalita na hindi pa nakapagsalita kanina? Anong naramdaman mo yung labor pain? Yeah. Sister Rebecca, ano yung naramdaman mo ninyo ng labor pain? Gaano ka sakit? Hindi mo alam kung nadudumi ka. Masakit na masakit. Hindi ko may explain yun eh, kasi kapag nakapagkos. Masakit talaga. Walang katulad. Hindi pa ko sa'yo. Yeah, I think, alam mo kaya si Ate Mars talagang matatag ito, matibay ito, kasi iba talaga eh. Hindi ba napapansin ang matatag, masyadong matatag sa ministry, babae, di ba? Napapansin. Hindi ba napapansin maraming attendee sa church, babae? Mas maraming nagkukumit, babae? Hindi naman napapansin. At maraming intercessor, babae. Totoo lang. Matitinding intercessor, babae. Nakilala natin sa Redford Bongki, matanda na siya, pero buhay pa rin siya, no? Nakubos sa mga great man of God eh. Matindi kong mga aral sa Reinhard Bongbongki, ada German na preacher. But sa likuran na nga niya, merong Evelyn. Evelyn ang pangalan nun eh. Na matinding nananalangin. Para kay Reinhard Bongbongki. Hindi na maano-ano sa Reinhard Bongbongki ha. Pero nananalangin. Nakikinig pa po ba tayo? Sige. Sino pa? Pastor Christy, anong naramdaman mo na labor pain? Sige na. Matigas yung chat. Hindi nakakatulog. Ihilang. Hindi. During labor pain na, yung mga anak na, yun na talaga. Kaya dapat may paong mga rinole. Grabe, nakikinig ba kayo mga anak? Ikinig pa kayo? Grabe. Sa 9 months pregnancy pa lang, iba na. And the labor pain, no? During yung times of giving birth to a child. Ito pa, pangatlo. Yung pagpalaki ng bata, madali? Hira. Mula pa lang baby. Ayaw mong padapuan sa langaw, ayaw mong padapuan sa lamok, tama ba? Ang hirap pagpalaki ng anak. Hindi biro. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya. Ang araw, ginagawa mong gabi. Ang gabi, ginagawa mong araw. May tao pa ho pa rito. Kaya minsan, nagmimerente yung nanay. Tumutuhog ng ismon. Tup. O bakit po yan ang minimerienda ninyo? Hindi naman natin sigurado kung malinis siya. Hindi, mukhang guwapo naman yung kandero. Mukhang malinis naman. Malinis siguro ito. Bakit? Kasi nagtitipid ako ngayon. Bakit? Pare, anak ko may pang-Starbucks. Hello! Alam to ng mga nanay, alam to ng mga tatay na tinitipid ang kanilang sarili kahit may sakit na hindi nagpapacheck up para kapag may hiningi ang anak, may ibibigay! Hello! Minsan pagtatanungin mo sila, nagugutom ka ba? Ay, hindi, busog ako. Bakit? Para pag may hiningi, may pipiling, may pang-tuition fee, etc. Minsan, kasama sa kanyang hinihingi yung para sa date na kanilang kasintahan. At pag hindi binigyan, magagalit pa! Pero hindi nila alam ang pagpapalaki ng anak ay hindi gano'ng kadali! Sagot mga magulang, tama! Tama pala, batang hina. Tama!
mga magulang ang ina ay naghahangad na ang kanyang anak patirahin sa magandang tirahan, masarapin ng magandang kasayatan, makailing sa magandang, sa maayos sa pagkain, mapag-aaral, mapagtapos ito, tama? At ang tinatawag mag-full-time, pinapag-full-time. Itama pa mo ba rito? Yes! Number three na yun! Ayun, pagpapalaki ng anak ay hindi ganun kabuli. Pinagpipilisan, pinagtsatsagaan, pinapadama ang pag-ibig, pinapadama ang pagmamahal. Kahit napakataas ng prison fee, kinakaya. Hallelujah! Tama ba? Kaya nga minsan eh, kaya rin isang nanay, pumunta ng ano, palengke. Hindi nakatayin yung tendera, kumuha ng limang itlog. Nahuli ng pulis. Nagagay mo, bakit makakumuha ng limang itlog? Lima kasi yung anak ko magugutom eh. Sabi niya, anong ginawa ng pulis, sinamahan siya sa palengke. Sige, mamili ka pa rin lahat ng gusto mo, mabayaran ko para sa pamilya mo. Hindi hinuli ng pulis. Hello? Kundi hinayaang mamili pa ang mga nanay na ito para sa kanyang anak. Hindi lahat na nagkakamalit nagkakasala, talagang gusto nilang magkamalit magkasala. Minsan napipilitan lang sila dahil sa kanilang anak. E tama pa mo pa rito. Kaya ang pulis na yon, sige na, lika, sumama ka sa palengke. Mamili ka. Hello? Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo ng maayos? Nanonood ba kayo ng maayos? Nandito ba kayo at kasama ko ba kayo ng maayos? At maayos nga talaga. Hindi biro ang maging ina. E tao pa ba? Working. Number four natin. Number four na to, ate. O nanay, kuya. Lola't lola. Number four. Nangangarap na magandang buhay para sa kanyang anak. Tama? Ano yung number one? Ang number one ay nagdadanas ng hirap for 9 months. Number two, enduring labor pain. No? Habang nangangarap. Ako, hindi ko naranasan yan. Hindi ko mararanasan yan. Number three, no? Sacrificing a lot, no? In raising the kids. Diba? Sobrang sakripisyo habang pinapalaki yung anak. Sakripisyo. Pero, grabe. At number four, nangangarap ng maganda para sa kanyang anak. Tama? Yes. Dreaming, praying, wishing, hoping for a better life, for a better future for her kids. Tama? Yes. Anak, ito ako noon eh. Huwag mo na sanang gayahin pa. Anak, ito yung kalagayan mo noon eh. Huwag mo na sanang tularan pa. Anak, ito yung hirap na dinanas ko. Huwag ka na tawang maghirap pa. May tao pa mo ba rito? Minsan na ako, para sa ibang tao, yung mga pag-aaral yung mga anak ko sa well-known school, para sa iba, hindi big deal yan. Pero sa akin, big deal yun. Amin po ba? May tao pa mo ba rito? Kasi, ipinapakita ng Lord na mabuti siya eh. Amen. Mabuti siya. At alam ba ninyo ang mga nanay, very supportive sa anak yan eh, di ba? Tama ba ako? Very supportive yan. Anak, daddy pa mo? Yes! Kung ano yung makakatulong sa anak, grabe. At yung palagi yung nanay. Kung meron kang best friend, alam mo, nanay mo. And sometimes, you are making your mommy your best enemy.
Hello. Yes. Because you know, you can understand your mother. She's so strict, very strict. Kasi pinapansin ng lahat sa iyo, tinitingnan ng lahat sa iyo. Tao pa ba dito? Ganun eh. Minsan yung nagmamahal sa iyong ina, iyak na yan. Iiyak na yan. Minsan yung nagmamahal sa iyong ina, minsan yan pa yung hindi mo maintindihan, maunawaan, yan pa yung kalaban mo eh. Ganun eh. Minsan yung ina mong ano eh, may tendency at ipagkahiya mo pa sa harap ng mga tao. Yan eh. Sa mga classmate mo, sa mga kaibigan mo, sa mga mapapangasawa mo, sa boyfriend mo. Diba? Asan yung nanay mo? Wala eh. Pati mong ipakilala sa akin. Mga ganun. E tao pa ba rito? Kasi lalo na pag ang nanay mo hindi magaling mag-English, nakahirap-hirap na. Lalo na kung iskalar ka pa naman. Iskalar! Bisaya! Yes! Bisaya, iskalar! Sa mga Bisaya, ang pangunang session, iskalar. Sa mga Bisaya, thank you. Hindi mali ang pangunang session to. Thank you! Tama yun sa mga Bisaya. Alam niyo ba na ang British English sa American English magkaiba yan? Yes. Sa American English, Monday. O sa British English, Monday. O. Sa American English, today. Sa British English, today. Pero toon mo, ang American English is a cellphone. Ang British English, mobile lang. Oh, ganun po yun eh. Alam ko yan eh. Kasi taga-summer ako. Isaya na kami. Alam ko yan. Nililusan ko ba? Lalo na yung mga anak. Hindi biro. I will tell you. Hindi biro ang pagpapalaki ng anak. Ako kung naaalalahan din ko yung hirap din ng nanay ko, pinagduro. Lalo na pag panganay ka, ay nakahirap ng sakripisyo ng nanay dyan. Lalo na kung pasaway sila, ang hirap ng sakripisyo ng nanay dyan. Lalo na pag bunso din, ay nako. Isang maraming bunso ang dirito yun sa iba. Nag-iinarte. Nakikinig pa ba tayo? At alam ba ninyo na ang mga ina eh, ito, tingin kayo sa akin. Alam ba ninyo na ang mga ina eh, kapag nasasaktan ka eh, nasasaktan din siya. Hindi na nagsasalita. At alam mo ba, mas nasasaktan pa nga siya na hindi mo alam. Hello! Wala sumasagot. Totoo. Mas nasasaktan pa siya nang hindi mo alam. Hindi lang siya nagsasalita. Hindi mo alam yung puso niya parang tinutusok. Yes. Dito. Lalo na pag hindi niya alam kung saan ka natupunta. At hindi niya alam kung sino ang iyong kasama o hindi ka umuwi. Hindi niya alam kung sino ang katat at kateks mo. Ako mga lalaki yung mga anak ko eh. At lalaki ako, pero minsan nahihirapan din ako eh. Malaki na si J.I. pero minsan minumodel ko siya kung nasaan siya eh. Hindi ganun kadali. Mabuti na nga lang, may cellphone eh. Hello? Kaya lang, ang problema rin naman ng cellphone, nalalaman ko din kung hindi ko. At sino ka din. Hindi maganda lang yung cellphone eh.
At ito pa, alam mo ba na ang nanay eh, handa ka na ipaglaban. Alam, maraming nanay dumag eh, pero biglang tumatapak pag nagkakaroon ng anak. Tama? Yes. Alam mo, pagdarating yung igil, sisilain yung mga sisig. Alam mo yung nanay, nakakukubera na yung mga anak eh. Alam mo, kukubera niya ng kanyang pakpak-pak yan. Kaya nga, alam, kukubera niya sa pagmamahal niya sa mga anak. Hello, ipaglalaban ka talaga ng nanay eh. Aaminin ko sa inyo, ako, mapagmahal ako sa akin, anak. Pero iba talaga ang nasal. Talo ako. Hello? Alam mo, ang nanay, ang tatay, makakatiis eh. Pero ang nanay, hindi. Ang dami. Hello? Wala sumasagot. Kung handang itaya ng tatay yung buhay niya, eh ganun, lalo nanay. Iba ang nanay, sa totoo lang. Iba. Ako wala akong tinataas sa babae, ha? Pwede akong magpatalo, eh. Kahit sabihin natin yung mga babae, weaker vessel yan. Pero sa patungkol sa pagmamahal sa mga anak, iba nanay. Totoo. At saka, kahit! Milyong beses ang magkasala! Ang pagpapatawad ng nanay mo, bilyon, I tell you. Yes! Alam pa ka natin ang Lord. Itakwil mo na siya. Ipagpalit mo na siya kahit kanino. Sabi nila, pwede nang magpalit at magkaroon ng 1,000 asawa. Pero ang nanay mo, hindi mo pwedeng palitan niya yung salaan nanay mo. At sa sandali, itakwil mo ang nanay mo, tumakbo ka sa nanay mo. Ang nanay mo, open arms. Hello! Open arms ang nanay mo. Kaya siya. Isa, inaakala lang natin yung mga kaibigan mo, yung syota mo, ang makakatulong sa'yo. Yung barkada mo, yung happenings mo, yung door mo, yung class mo, makakatulong sa'yo. Pero sa gitna ng mga kailangan mo, tatakbo ka sa nanay. Hello! Minsan nga, marami sa totoo lang, naiisip lang nila ang kanilang kahalagahan ng kanilang ina, pagpatay na inanay nila. At minsan nga, ano eh, at din yung malaking pagsisisi, paghingi ng tao, at ipatay na nanay nila. At kung magka minsan, nakikita lang yung kakulangan ng nanay, alam naman natin ang mga nanay, may weakness eh. Ito lang. Ako, marami akong pwedeng isisi sa nanay mo eh. Sabi ko, siguro kung hinawakan ng maayos ni nanay yung business namin, hindi kami siguro natagpuan sa smaller area. Kaya lang, sabi ng nanay ko, anak, magulo isip mo nun eh, ang liliit pa ninyo. Wala akong katawang, gusto sa tumangan ako ng iba eh, nakaawat pa tayo. Marami rin akong question patungkol sa nanay ko. Lalo na, pag namumulit ako eh, ang nanay ko tahimik yun eh. Ang tatanay ko, Bisaya yun, taga-Samar, hindi nakikipag-ako yun eh. Pero pag nakipag-ako yun, hindi ko nakita kung matras yun kahit kailan. Grabe. Eh, nanay ko, tahimik ang pag nakukulit ako, pero pag nagalit yun, ang sakit mamalo. Hello? Itao mo ba? Alpakan natin saglit ang Panginoon. At alam mo ba ang ina? Papasanin ang lahat! At kakayanin ang lahat alang-alang sa iyo! Alam mo ba yun? Hello! Kung magkaminsan, merong mga ina eh.
na mo nangingibang bansa para lang sa anak. Nag-collapse na mo lang umaalalay dahil lang sa anak. Pero ang mga anak, kung maghanda sa kanilang mga operasyon, halos buong mundo ay gusto imbitahan! At di na naisip ang hirap ng kanilang ina. Para bagang gustong lahat ng pinag-arapan ng ina, ihanda na kayo sa isang kanilang ina. Alam. May tao pa ba rito? Papasamin niya lahat, alak-alak sa iyo. Ay, kaya mo pa. Kaya ko ito, matapang ito. Kaya mo pa talaga, nanay? Kaya mo pa talaga, nanay? Kaya ko ito, matapang ini. Nanay, kaya mo pa talaga? Sabi ko na sa'yo, kaya ko ito eh. Ay, matay. Hello? Itawa mo ba? Nakikinig ko pa sa'yo? Eh siguro kapagtaka sa'yo. Gano'n ba ka-special sa'yo ang araw nito? Ganyan ang forma mo. This day is so special to me. Hello? Yung mukha ko lang, guwapo na yan eh. Masuotin mo pa ako ng ganito, lalong guwapo. Itawa pa ba? Kasi inihanda ko to para sa inyong mga ina. Hello! Palakpakan natin sila. Kaya gusto ko kayong ilabas at ilibre ninyo ako. Ganun eh. Isa natatagunan tuloy yung Mother's Day na ito na puro politika eh. Kasi inaasa natin ang pagbabago sa politika at ang pagbabago ng ating bansa sa politika. Sa politician, kaya natin naisip yung ina natin, nandiyan, amen. At hindi nang iwan sa atin kahit kailan. And lastly, others will forget you, but not your mother, I tell you. Yes. Nalilimutan ka ng lahat, pero ang ina mo hindi. Yes. Kaya nabuo ang kanta from Isaiah 49 verse 15. Nalilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Hindi pinapakita? Hindi. Sakaling mamihimara mga ina, hindi tayo makaina at nakalimut. Pero hindi, ang tunay na ina hindi. Kaya lang may sagot ang Diyos. Kung sakaling mang lumimot ang inyong ina, ako hindi lilimot. Sabi ng Diyos. Kaya marami nagbabackslide, hindi makabalik. Kasi akala nila ang Diyos na lumilimot. Maraming nagbackslide, hindi makabalik sa Panginoon. Kasi akala nila, hihigain sila, kukundinahin sila ng Diyos. Marami punong-puno ng bisyo't kasalanan, ayaw lumapit sa Diyos. Akala nila, hindi sila papatawarin ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay hindi babae. But he has a character of a mother. Meron siyang karakter ng isang ina. Nahanda tayong kalingain sa gitna ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi ni Jesus, come unto me. All you that are weary and heavily laden, come unto me and I will give you rest. Kaya sa lahat ng narito, kayo ay may sakit, may karamdaman, may pangailangan, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Tandaan natin, meron tayo dito sa handa kung malalay sa ating ako. Alakpakan natin ang ating pangalaman. Hindi tayo bibigyan ng Diyos. At habang nariyan pa ang ating mga ina, buhay pa ang ating mga ina. Siguro naman eh, pwedeng pahalagahan ng mga anak ang kanilang ina. Amen. Kahit may anak na siya, kahit loola na rin siya,
Naku, nagulat ako eh. Edad na si Mami Lita, sinabi niya, meron sa akin ng may sakit, nagulat ako eh. Ganon din si Nanay Cora noon eh, puti na buhok niya, nagulat ako, may nanay pa pala ito. At kahit na anong pilit ng kanyang mga kapatid na mag akong mag-prince, eh, pinag-prince pa rin niya ako. Ganon kalalim si Nanay sa Panginoon eh, si Nanay Cora eh. Kaya nung nag-prince ako sa burol ni Nanay Cora at sinabi ko walang purgatorio eh, galit sa akin yung pare, patutuloy na. Pagdaan ko, hinila yung bako, tinahagis ang gano'n. Garis! Sabi niya. E tao pa mo ba rito? E wala naman talagang purgatorio eh. Pasensya na po sa pagsasabi ko ng totoo. Kung sakali mo ang sa tingin mo, ginakukuha ko dahil nagsabi ako ng totoo, hindi ko po kasalanan. Kasi wala naman na talagang purgatorio sa Biblia. Dalawalang po talaga laki kakaipo ito. At habang ako ay nagpiprins, tumaan yung pari, tinuha yung bangko, sabi niya, Jaris! Sabi niya. Alam. Eh, makulit kasi si nanay. May pari na, gusto pa akong magprins. Siguro sa loob-loob mo, mas wapo ka puro eh. At mas tama yung pangangaral mo. Kaya po gusto kong sabihin sa lahat, wala mo talagang purgatorio. Pasensya na po. Dalawa lang ang pumuntahan ng tao, langit lang at dahil impyerno. Satanas at Diyos lang yan. Demonyo at anghel lang yan. Hindi yan kagaya ng text. May pato ka, may pato yung kalaban mo, tsaka may panabla. Walang ganun. Walang gitna. Kaya kung nais natin, pumasok ng langit at hindi sa impyerno. Magdusa sa impyerno ng wala hanggan, ayaw natin. Kung hindi dumanos sa wala hanggang buhay at saya doon sa langit, ngayon natin tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Tandaan natin si Quente Ramas, kilalang at matikang direktor, well-known, prominent, famous, mayaman, mapera, atake sa puso lang, matay na. Kaya minsan sabi nila, ayaw ko imoto ito. Kasi masakit yan eh, may cancer yan, baka mamatay na yan eh. Eh bakit sa FPK, wala namang cancer, biglang namatay. Eh tao pa ho ba rito? Hindi pinag-uusapan kung may sakit at wala eh. Ang pinag-uusapan dito eh, kailan ka mamamatay? Bago maging muli ang lahat, tanggapin na natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. At bago maging muli ang lahat, kilalanin mo na at kasikasuhin mo na iyong ina and give tribute to your mother while she is still alive. And mothers, kung paanong hindi kayo marunong lumimot, hindi rin kayo nililimot ng Diyos. Amen? And this day is a very special day for all of you. At lahat ay ito kayo. I know a love that loves beyond the limits. Hallelujah! I know a God whose arms are strong to save. I know a grace whose power is all sufficient. And the blood of Christ can still be saved. Ano man ang naging kasalanan mo, kaya kang patawarin, kaya kang panuhin ng Panginoon.
maganda na ginawa natin sa iyo sa sauna, itutuloy nito hanggang wakas. At ano man ang kahinaan, may papalitan niya ng kalakasan. Gano'ng makalaki ang iyong kasalanan, mas malaki ang kapatawaran ng Diyos. I know, I know. Diyos, nilipot ako sa iyo. Nilipot sa akin ng marami. Hindi mo ako nilipotin. Namatay ka sa kung sa kalbaryo. Nagkatamang tao. Nagdusa alaala ko sa akin. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ko. Patangamay. Kasi mo ako nang itubo na tabo sa kung sa kalbaryo. Bukas ngayon ng aking puso. Pumasok ka, Jesus. Tinatanggap kitang tunay bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Handa na po ako magtingin ng ligtas. Gamitin mo ang buhay ko ngayon para sa iyong kalakalan. Ako na lamang po mananalangin. Patok mo ang iyong kamay sa iyong puso. Nandito ka nakikinig at nanonood. Patok mo. Sige po. Put your hand on your chest. Sa iyong puso. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang sakit mo. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang nararamdaman mong pain. Hindi mo na kinakailangan pa ipagsigayan ang problema at pagsubok laban ng buhay na iyong ginadaanan. Sapat na ikaw ay may mananampalataya sa Diyos. Sapat nang ikaw ay naniniwalang may Diyos na nagmamahal at nagmamahal sa akin. So receive your healing now. Receive your miracle now. Receive your success and victory now. The Lord is granting the good request of your heart. Take it, my sister. Take it, my son. Take it, my daughter. Receive your healing. Receive your miracle. The Lord is granting the good request of your heart. Hindi nagkataon, nakikinig at nanonood ka. Pinilalo talaga ng Diyos yan.
Pag mo sabihin, nalipat ka lang ng channel na manood mo ito. Pag mo sabihin, nalipat ka lang ng channel na kapakinig ka. Pag mo sabihin, hindi siya nasa dyan, nakapanood ka ng DVD o ng internet. Pag mo sabihin, biglang nakadaluan, nakipunta ka ito, nakinig ka ngayon dito. Hindi! Plinano ng Diyos yan! Gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! May Diyos na nagmamahal at nagmamahal sa akin sa'yo! Magpapakalayo-layo ka! Magpapakalis-lis ka! Magpapakaligaw-ligaw ka ng landas! Pero ang Diyos mo'y pipilitin at sisigapin, hanapin ka at hapulin ka, ipalig sa kanyang pilit. Marami kasi nung alingan at nadarating sa iyo mula sa Diablo at maaaring papaniwalaan mo ito. Pero ibubulong pa rin sa iyo ng Diyos sa puso mo mismo. Hindi ka nagkamali sa Diyos at hindi ka magkakamali sa Kanya. Kaya tanggapin mo ang iyong kahilingan, pag lahat ng mga nakikinig at nanonood, tanggapin mo. You are there is a God. Pakinggan mo itong maigit. Pag meron kang makita, masalubong na ina, pag meron kang pwedeng itawagang i-text o i-chat, i-PM na ina, sabihin mo sa kanila, Happy Mother's Day. Sabihin mo, sabi ko, kasi kamo mahalaga siya sa akin. At lalo mahalaga siya sa Diyos. At kung wala rito ang iyong ina, tawagan mo, i-text, sabihin mo, ibati mo ako at sabihin mo sa kanya, mahalaga siya sa akin. At lalong mahalaga siya sa Diyos. Masana kalimutan niya. Yan lang ang pwede kong i-offer sa makaila. Sa kanilang siyang nabuha ko sa revision habang may dadalang tao. Sa kanilang hirap habang nananganak. Sa kanilang hirap sa pagpapasakin ng kanilang pangalan. Sa paghahanap buhay nila ng matindi, magbigay lang na magandang kinabukasan ng kanilang pangalan. Nahigit na nakakadama ng sakit sa kanyang mga anak. Tumatama ang daki paglaban at hanggang pamatay para sa kanilang pangalan. Lilimot ang lahat. Nilimot ang anak, pero ang anak ang pagkikahit yung makakalit. Pwede ko bang tawagin ang mga ina rito sa harapan? Lahat ng ina, wala na pong exempted. Pwede ko bang tawagin ang lahat ng mga ina sa harapan? Inisan na po natin na po tayo magtagal. At tandaan, espesyal ang araw ito para sa iyo. At espesyal ba ito? Sige po, kumakpag na po lahat ng mga nila rito. Pag lahat ng mga nabibigay ang nanonood. Lapit ka na mas malapit sa radyo, sa TV, sa DVD player. This day is a special day for me. Ha 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 ha.
namin ngayon dito, meron pa siyang mga, meron pa siyang anak dito. Kung merong anak, pwede maglapitan mo yung nanay mo. Kung merong anak, yung nanay na lumapit sa harapan. Kung meron, pwede maglapitan mo yung nanay mo. Sige na. Sige. Sama-sama na, nanay, apo, o nanay, anak, apo, sige, pwede na rin sama-sama. Pero hindi naman, para makapag-concentrate, okay lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang araw na ito, dali niyo yung mga nanay. Animitahan niyo yung mga nanay. Pwede mo maipadama ang pag-ibig mo sa iyo, pinag. Say sorry and forgive me. Did you please say, give me another chance? Hindi tayo sa lahat na sila'y malimutan. Hindi.
Dalhin mo ang pamilya mo sa Diyos. Dalhin mo ang anak mo sa Diyos. Dalhin mo sila sa ikaw, Jesus, alam si pakita ka niya ka. Ang lahat ay mga at habang na ngayon at nakapigit, sige, paabusok niya amin ang iyong inaanak. Sa pangalan in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the God, let it flow! Let it flow! Let your love flow, I pray! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the God, let the love flow, I pray! O tagapigan, the love of God, uramaramariya, kolaya, yada, yachigi, loko moro, hande, ribiya, karama, surumiya, karama, suriyate, roporomeriya, katomo, sigaya, oya, haya, ha, liya, toko, sigiya, oya, yada, 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 roba, roba, siya, rakata, roba, siya, roba, 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 siya, sa kanilang inaasahan, higit pa sa kanilang inaasahan na ilang ama. Marami pong salamat na kailang Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sige po, just stay in the presence of God. Let the healing pass of God flow. Let the loving pass of God flow. Let the healing pass of God flow. Sa mga kapag isa. Thank you.
ano ang gagawa ko sa iyong kinahanap? Ibalik mo sa Diyos, ibalik mo sa iyong kaya. Dalit mo sa Diyos, dalit mo sa iyong kaya. Higit ang magagawa mo sa iyong mga anak. Ibalik mo sa Diyos, ibalik mo sa iyong kaya. Higit ang magagawa mo sa iyong mga anak. Dalit mo sa Diyos, dalit mo sa iyong kaya. Higit sa lahat ng gagawa mo, sa lahat ng makakasa mo, magpunyabag mo sa ating bansa. Ibalik natin, dalit natin sa Diyos. Dapat natin kaharani ko si Jesus. At makarating sa kanyang destiny, Jesus Christ. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ito tayo tapos, mag-take tayo ng offering para sa mga nalain. Sige mo, kahit tayo hindi nalain, pero hindi nyo naibigay ang datos ninyo, hindi kayo ibigay ang pinakadatos ninyo. Come on, do it. It is more blessed to give than to receive. Napalad at nagbibigay. Mas mabuti ang nagbibigay ka sa tumatanggap. Ito ang natutunan ko sa Diyos dahil hindi ako nag-school time. Kung hindi ko alam yun. At di ko hihikayatin ang lahat na maglipon sa Diyos. Part-time or full-time basis. Sa pagkatala mo, it's more blessed to give than to receive. Hindi yung makukuha mo, hindi kagad ko sa iyo ng sino pa man, hindi yun. Kundi ano yung pwede mong gawin. Kapag nabubuhay sila, nabubuhay na. So, give our best to that time. Come on. Dito tayo pinalaki sa kita at iskalusip na dito na. Come on, give your best. Lalo na hindi yung manaso sa mukhang first fruits. Ibigay mo at tinigil mo ang first fruits. Lalo na hindi mo kung nagsisumukang magbigay ng tithes at tinigil mo yung tithes. Gabi mo na. At lalo na yung nakasulat sa sobrang, yung nagsisumukang lagyan lahat yan. At bigyan ng malaki yan. O nilagyan mo na, tinigil mo. Gabi mo, di palit mo ulit. Kasi lahat yan yung pinagagas na sa akin. Hindi yan nakalagay dyan dahil sa ano mong dahilan, no? Itong mga first week, second week na buwan, yan na lahat kung pasok yung mga bayaran. Sa pag-iari natin sa radio, TV, etc. Sa pastoral house, sa rental, at sa mga anumang mga pinabayaran natin. Amin po ba? Itaot-aot ba dito? Sa atin ang gawa, 20-35, it is more blessed to give than you see. Yung iba, nangako sila para sa ating church, pastoral office, ang rental. Itigay nila weekly, monthly. Every 15 days, pero yung iba ay hindi na naipagpatuloy, nakalimutan ang pangako sa Diyos. At kung magkakasang kinakailangan pang patuloy na paalalahanan at i-exhort ng ganito para magkalaon, kami hindi tao, hindi tapag, hindi tapag. Dapat may pusang loob tayo. Never tayo kinalimutan ng Panginoon. Kanina, pagdating ko, nauna sa akin si Diyos dito. Pinapakita niya yung support niya sa napanalunan niya sa anniversary. Anniversary ng course niya. At ako yung nagpapasalamat sa award na yun. Kasi kita ko nagpapasalamat, pinagabay ng Lord yung pangakailangan niya para makarating siya sa celebration ng kanyang course. At nagpapasalamat ako sa Diyos at tuloy-tuloy sa korta ng Diyos sa kanila at patuloy may mga kapatid dito sa KLJF na patuloy at matapatuloy na nagbibigay ng love at naman ito madamdan para makapagpatuloy yung aming anak na pa-improvide namin para sa kanila at ginagampan na namin ang patuloy namin sa Diyos. Sa oras na ito, magsakripisyo muna tayo para sa ating radio, TV, church office, pastoral house, rental, etc. Bayaran ko ngayon for some second week. Magsakripisyo tayo. At yung mga naglilista kaya na nakakalimot ng maglista. Na naglista sila ng kanilang place pero nakakalimot na. So alalahanin po natin ito. At yung wala pang nililista, maglista po tayo. So sige po, magsakripisyo lang tayo sa glit. Para sa ating radio, TV, church, office, pastoral house, rental, etc.
Ito may mga sobrang binibigay sa atin yan para ibigay naman natin the best para kanina naman ito. Tanggapin natin ang buong puso na huwag natin maramarahin. At huwag natin kaagad na pinagbabalik yung sobrang na napakabilis. Punungin natin. At kung sakaling mga ibalik na natin, gumawa pa tayo ulit na iba pang nalit ng other sobrang at lagyan pa ulit. Sige po, mag-sacrifice muna tayo sa Diyos. At pinapalit ng Panginoon niya, siksikliklik, kumahapong walang sumatikala niya. The last Thursday night, nasa pakayaw po. Ay, di, kuya po. At nakakatuma ang Panginoon dahil hindi naman talaga sila more than a Christian. Kaya parang sa atin lang natin tayo nag-preach at sa mga ilang piraso ko na nakikinig. Pagamat maraming kamag-anak, pagamat napakaraming tao. Pero mabuti ang Diyos. Bigla silang nagkaroon ng tribute na provided ng General Barber. E nagulat ako. At si Pastor Elvin kasama ko nung mga time ko. At sinabi nung host ng General Barber na ako matapin ang prabi si Pastor Elvin at nasa tawa. Sabi ko, Pastor Elvin, ikaw na mag-lasak tayo. Ang mag-open ng prayer. At sinamantan ako. Mag-open ng closing prayer, nag-preachly ako. Amen? Tawag ako ba rito? So muli, parang kurusin na naman yun. Kaya wala tayong magagawa. Kapag umahayo ang mga lingkod ng Diyos, ito maha, makikis sa lahat, ang pinakalingkod ng Diyos, o iglesia, ito yung ating head. Kaya sapahan natin ng prayer, pastor, at dali tayo magkaloob. Amin doon ba? Huwag natin kularo kung mag- hindi naman head, gusto maging head. Love for position. At mga nakakita lang ng konting pera, umigot na yung mga mata at namahal na yung pera, hindi na yung Diyos. Katawa ka mo ba rito? Ang bilis ang pagligot natin ah. Naibigay pa talaga yung kates. Pwede rin yung kunin yung account ng ministry. Pansamantala ng mga nakaraan ay pangalok inailagay. Dahil sinabi ko nga kay Pastor Abed yan eh, Pastor Abed, kung ilagay pangalan mo kasi baka makasuhan ako niyan. Baka isang araw, ipipintang sa akin yan, sabi niya. Eh hindi naman pwede mga pangalan namin. Eh bakit tayo nahihirapan kumuha at lagyan ng pangalan ng church? Kasi hindi biro yun. Kasi ano yun eh, ang church kasi, corporation din yan eh. Maraming kinakailangan po firma dyan. Taro ako ba rito? Kaya siya, tagahanap tayo ng mga bako na magtila kami training balance. Kung mga bako kung pagkamin sa na kinakailangan, madaling malagyan sa anong panig ng Pilipinas, sa anong panig ng ibang bansa. Pero ngayon, ganun tayong bako. Sa pangalan na po ng ministry, kaya alam mo magkamin sa ibang bansa, sa ibang lugar. Dahil hindi naman well, no, yung bank natin, hindi kagaya ng mga kilala sa Pilipinas eh. Isa nare-request pa rin nila na yung dating abon pa rin nasa pangalan kung hinihingi nila. Pero ganun mo nga, kahit sa pangalan kung dumating yun eh, alam naman lahat ng mga kapatira natin yan, nasa kabila naman yung mga ATM cards eh, wala naman sa akin. Yung video, hapon naman yung story, wala naman sa akin. Pangalan ko lang yun, pero nasa kanya. Kaya may pag may pinasok na million at nawala siya, sisihin ninyo. Kasi hindi siya pwedeng sisihin. Kanya nang aayon siya, sisihin pa ninyo. Napagka, pinapatapad. Sa tayong lahat ay tumayo. At bukas, eleksyon na. Mag-closing pa rin. Bago tayo mag-closing pa rin. Bahala kayo, sinong ibumoto ninyo. Hindi mo lang pwede mo meron sa inyo at magilid sa inyo. Tao ka ho ba rito? Bahala kayo kung sino gusto nyo ibumoto. Yung sinasabi na madali na mamatay. O yung walang karanasan. O yung maitim o sunog. O yung hindi pa handa. O yung nagsasabi ka tumitaw na taan, pero nagkulang daw. Hindi ko alam, bahala na kayo.
Pero huwag lang sana na hindi kayo manalangin. Amen. Dapat manalangin kayo, magpasakay ng malamot at kunin nyo talaga kung sino hindi nakakualify. Tawag pa ho ba rito? I-track record. Hindi lang dahil sa kababayan mo. Sa dahil kababayan, ibubuto na eh. Hindi gano'n. At saka mahirap naman yung ano, mahirap naman yung pag hindi nanalo yung kandidato ko, dinaya. Huwag naman gano'n. Huwag naman gano'n. Pag hindi nanalo yung kandidato ko, magre-rebelde kami, mag-aaklas kami, magra-rally kami. Huwag naman gano'n. Hello? Tawag pa huwag ba rito? Sabi ko mag-gano'n. Sinong manalo tanggapin natin? Amen? At kung ba sa paglagay nila riyan, meron silang kapulangan sa buhay nila, ipag-pray natin. Amen? Kung nanalo yung may sakit, sabihin natin, Lord, tagalin nyo na yung sakit. Amen? Kung nanalo yung may din, sabihin natin, paputihin nyo, Panginoon, ang konsensya. At kung nakita natin, di pa handa, sabihin natin, Lord, tulungan nyo, paalaan na po kayo. At kung sakalo ang mga nanalo ay magdideklara ng parusalo at sabihin natin, Lord, huwag nyo pa ipahitulot yan. Amen? At yung mga mananalo ay rapist, womanizer, o nagmumura, sabihin natin, Lord, mabago nawa. Amen. Tawag pa homo rito. Alam sa masagot. Sino man ang manalo, tulungan natin, suportahan natin. Amen. Let this nation be a one nation. Let this nation fulfill its destiny in Christ. Let this nation be a kingdom of Jesus nation. Amen. At mo rin naman sabihin ka, umumoto bukas. Kasalanan yan. Ano pa rin sabihin, wala akong mapili. Napaka-confectionist mo naman. Choose the right one. Amen. And vote wisely. Manalangin tayo. Panginoon, Diyos, ilalagay niyo po sa bawat puso ng bawat Pilipino kung sino karapat dapat na manalo. Wala pong karahasan. Wala pong patayan. Wala pong sakitan. Wala pong pagbili ng boto. Kaya pa, Panginoon, pigilan niyo ang mga pagbubuwis ng buhay. O God in Jesus' name, the Son ng Living God. Lord, alaman mo, Panginoon, ang kaguluhan, pigilan niyo. Let this be an honest, fair, and peaceful election, Lord, in Jesus' name, the Son of the Living God. At pagkatapos ito, Ama, unity, Panginoon, walang mag-aaklas, walang mag-re-rebel, di takilang Diyos. At sino man ang mananalo, baguhin niya sa kanyang mali at tumanggap niya sa kanyang mali. At higit siya lahat, Panginoon. Reign King Jesus. In our hearts, in every people, and in this nation. No Hey.
Salamat sa dakilang araw na to. May pinagkaloob mo sa amin upang kami muli makapakilig, Panginoon. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, at sa aming pansamantalang pag-uwi sa aming mga tahanan, Panginoon. Naway ikaw ay maging gabay at kalakasan ng bawat isang, Panginoon. Naway lahat ng salita na aming narinig sa lugar na to, Panginoon, ay aming may isa kabuhay at may isa puso sa aming paglisan sa lugar na to, Panginoon. At sa araw ng bukas, Panginoon, ikaw ang nawang gumalaw sa bansang ito, Panginoon. Amen. Ikaw ang humawak sa bawat Pilipino, Panginoon. Iluklok mo sa posisyon, Panginoon, ng siyang karapat dapat at iyong nanas, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitas sa nasyong ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na may pangako ka sa nasyong ito, Panginoon. At ngayon ako ang katuparan ng mga pangakong ito, Panginoon. So let your will be done, Father God. At muli pa kami nagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin lahat ng salitang aming kinain sa araw na ito, Panginoon. At maging sa lahat po ng mga ina na nandirito, Panginoon, patuloy po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo po silang i-bless, Panginoon. Patuloy mo po silang palakasin, Panginoon. At ganun din po ang bawat isa, pagkabat hindi mga ina, sa bawat asawa, sa anak, Panginoon, sa lahat po na nandirito, Panginoon, ikaw nawa ang magkikalakasan ng bawat isa, Panginoon. So, Father, we give back to you all the glory and praise, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang tinataas sa lugar ng ito, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang sinasamba at pinapapurihan, Panginoon, sa iyong pinakamataas at pinakadakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tayo po ay nadato sa pangalawang gawain natin sa ating pagkakaloob. Sabi nga po dito sa Matthew 6:33. Sabi po rito, ito na lang po ang anuin ko, ang pinakabuod. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pag-arian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapagkat sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So dito po ipinapakita ng Lord sa atin na anumang bagay, anuman ang ating tinatangkilik o anuman ang ating tinatamasa, ito man ay sa pamagitan ng pananalapi, sa pamagitan ng hanap buhay natin, tunay nga na nariyan. Sabi nga, seek first the kingdom of God. So, unahin po natin kung paano po natin inuuna ang kaharian ng Diyos, tapat ang Lord na siyang tumugon sa atin. Nariyan nga na tayo sa iglesia ito, nagbibigay ng ating ikaputandog, ang ikasampung bahagi,
ng ating kinikita sa mga may trabaho, sa may mga negosyo at sa may lahat ng may mga anak buhay. Ang ikasampung bahagi po ng ikapotandok ng kinikita natin, ito po yung ating tithe sa Panginoon. At yung 90% na matira, ito naman yung sa atin. Dito natin kukunin o dito lalabas yung pag-ibig natin sa Lord. Sabi nga, ninanakawan ba ng Diyos ang tao? Opo, sa pamagitan ng kanyang ikapotandok. So, hindi lang po pala sa pagbigay natin ng ikapo ay na ibigay na natin ang para sa Diyos. Ngunit na riyan pa rin yung ikapo, ang handog. Kumbaga, pag hindi natin ito na ipagkaloob o na ibigay ng parehas, hindi pa rin patas sa harapan ng Lord. Kaya nga, lumalawak ang ministeryong ito, nagmimisyon ang lingkod ng Diyos sa mga darating na araw, mga darating na buwan. May lugar na naman na nakaschedule kung saan siya pupunta. At ipinamamanhik nga po natin na patuloy tayong magkaroon ng matapat na pagsunod na pagkakaloob natin sa iglesyang ito. Nariyan yung ating radio ministry, yung ating mission, compassion, love and action. Nariyan yung church rental natin. Nariyan yung nag-iipon tayo para sa ating mga sasakyan, sa ating opisina, sa paghahanapan ng magandang lugar na church na ibibigay sa atin ni Lord. Kaya po mga kapatid, nais ng Lord na maibigay at maipagkaloob natin ng buo ang ating mga ikapot handog. So, sa pagkakataon pong ito, ibigay po natin ng may katapatan. Ibigay natin ng buo ang ating mga ikapot handog, ang ating first fruit, ang ating love gift for the man of God. Yun po ay nagagamit at ginagamit ito. Hindi lamang niya nagagamit sa pansarili, kundi para din sa pagpapalaganap at pagpapalago ng gawain ito. Tunay nga na masabi ko na kahit minsan personal na love gift na niya, nagagamit pa rin para sa gawain ng Lord. So hindi po napupunta kung saan-saan ang ipinagkakaloob natin, ang ibinibigay natin. Ito ay napupunta sa tamang pagkakagastusan. Nandiyan yung ating radio, nandiyan yung ating pag-evangelism araw-araw, nariyan ang paghayo ng bawat ng mga kapatid, at nandiyan yung mga gawain natin sa iba't ibang lugar na sa pamagitan ng lingkod ng Diyos at sa pamagitan ng iglesyang ito at sa pamagitan ng patuloy na pagkakaloob at paghandog natin, masusuportahan at matugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating iglesia. So tayo po ay magbigay sa Panginoon. Amen. Naibigay na po natin ang ating ikapotandog, ang ating first fruit, love you for the man of God, church rental. Sige po. At sa oras kong ito, tayo pong lahat ay manalangin para sa ating ipinagkaloob. Panginoon, salamat o Diyos sa lahat ng aming ipinagkaloob sa oras na to, sa araw na to, Diyos. Hayaan mo na pagpalain mo ang bawat kamay na nag-alay nito, ang bawat buhay, Panginoon, na nagsakripisyo, naghandog, nag-alay nito, Diyos. At ibalik mo ng higit sa kanilang inaasahan. Higit o Diyos, sa kanilang ninarasang matangkilik. Kaya nga naman, pagpalain mo ang kanilang mga ikapotandog o Diyos. Sa hapon ito, sa pangalan ni Jesus, at ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Amen. So, sa... Holy Ghost, that's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace.
Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. So much love in the kingdom.